ng mga nagbabagang balita. Ulang dala ng Bagyong Lando, babala ng pag-asa ngayong weekend. PDRRMO, handa na sa rescue operation. Lean Tandem, sasabak sa 2016 election sa Dagupan City. May-ari ng sakahan, tadtad ng tama ng bala at sinagasaan pa ng mga gunmen. At superstar Nora Honor, ginawaran ng Best Actress sa Urduha Film Festival sa Pangasinan. Magandang hapon, North Central Luzon. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo. Sa huling araw ng COC filing, naghain ang kanilang kandidatura ang mag-inang Celia at Brian Lim sa pagka-mayor at vice-mayor ng Dagupan City para sa 2016 election. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Tuloy na ulit ang showdown ng mga Fernandez at Lim sa 2016 election sa Dagupan City. Kasama ang mga supporter, naghain ng Certificate of Candidacy si Vice Mayor Brian Lim bilang re-electionist, habang ang kanyang ina na si Celia Lim ang tatakbo sa pagka-alkalde. Hindi ito ang unang beses na magtutunggalian sa pwesto ang mga Fernandez at Lim. 2009 nang talunin ni Alipio Fernandez si Brian Lim. 2010 nang makabawi si Benji Lim kay Alipio Fernandez. At 2013 naman nang manalo si Belen Fernandez laban kay Benji Lim. Ngayon, panibagong tapatan naman ang magaganap sa pamilyar na apelido na magkatunggali sa politika. Halalan na at wala namang mapagpapilian ang ating mga kababayan dito sa siyudad ng Dagupan. Kaya gusto lang po namin na bigyan ulit ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapagpili kung sino dapat ang mga, sa tingin nila, ay dapat makaupo sa mga pwesto ng gobyerno upang makapagsilbi sa kanila. Yan ang naman po ang ino-offer natin dito. Naghain na rin ng kani-kanilang COC ang tatlo niyang konsehal na sina incumbent Councilor Redford R. Femihia at Guillermo Vallejos at ang nagbabalik sa konseho na si Chito Samson. Hindi man kompleto ang line-up, kumpiyansa pa rin si Lim sa kanyang ticket. Dalawa po dyan ay incumbent councilor, si Councilor Imong Vallejos at si Councilor Red R. Femihia. At wala naman po sigurang hindi makakilala sa multi-term councilor natin na si Councilor Chito Samson. So yung pong mga talagang nakapagsilbi na o nagsisilbi at alam natin may experience at may magandang pagkakataon or chance to win, yan po talaga yung gusto nating sumama sa grupo. Kaya mula ngayong araw, kasado ng muli ang tapatang Fernandez Lim sa 2016 election sa Dagupan City. Marami ang humabol sa last day ng COC filing, kabilang na ang dating pulis na nag-a-apply na maging mayor ng Lingayen, Pangasinan. May detalye si Michelle Soriano. Matapos magretiro sa PNP, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde si Retired General Manuel Luis Sonny Versosa Jr. Dati siyang hepe ng Dagupan City, naging Intelligence Officer sa Regional Office at 2013 nang maging OIC Provincial Director ng Pangasinan PNP. Hindi dahil ko sa malawak na kumbaga yung pagangapan niya, no? Pero ang focus ko nga dito sa bayan ko, kasi dito lang pala sa bayan ko, nakita ko na yung dapat nating may share na experience natin sa trabaho. So marami pang dapat dagdagan sa development. Makakatapat niya si incumbent Mayor Josefina Iday Castañeda at Vice Mayor Neftali Pasilyao sa pag-alkalde ng Lingayen. Sa Provincial COMELEC, humabol sa huling araw ng filing ng COC si dating Congressman Generoso Jenner Tulagan. Magkakatunggali ang re-electionistang 3rd District Representative na si Rosemary Baby Arenas. Kayo nag-run? Well, alam naman niyo siguro, hindi ko nilihim na ako'y nagkaroon ng problema. Na-opera ako sa puso, hindi ko pinagkailayan. Okay.
At ngayon, awa ng Diyos, at mayroon akong kwan. Panibagong puso. Mayroon akong panibagong puso na bigay ni Lord. At yan ang commitment ko sa Kanya. Bigyan niya ako ng isang chance. Then I'll have make to serve again. Vice Gobernador ang independent candidate na si Mirna Torralba at Zaldy Tomagos sa pagka-gobernador. Naudlot naman ang pagiging unopposed ni incumbent 4th District Representative Gina De Venecia dahil sa paghain ng COC ng independent candidates na sina Mario Operania at Ronnie Ebreo. Dumagdag na rin sa listahan ng mga kandidato si incumbent 6th District Representative Marlene Lynn Agabas, Paul Tukay sa pagiging 1st District Representative, at Eugenio Jean De Leon sa pagka-board member sa ika-apat na distrito. Michelle Soriano, ABS-CBN News. Inaasahan naman ang mainit na tapata ng mga season at balolong sa Orbistondo, Pangasinan na posibleng isailalim din sa areas of concern. May detalye si Elaine Fulgencio. Naghain na ng Certificate of Candidacy ang kasalukuyang mayor ng Orbistondo na si Martin Raul Sison II kasama ang kanyang buong partido. Naging konsihal at naluklok bilang vice mayor noong 2013 elections. 2014 ang maging alkalde matapos mamatay sa ambush si Mayor Ernesto Balolong Jr. noong Hunyo. Kasama ni Sison ang kanyang ina na si Marilyn Sison, nakakandidato bilang vice mayor at walo pang tatakbo sa pagkakonsihal. Humalili po ako sa naiwan na posisyon ng aming pong nakaraang mayor ay gusto ko pong ipagpatuloy ang aking pong marangal, matapat at taus-pusong pagsiservisyo sa aming pong bayan ng Orbistondo. Tatakbo naman bilang independent candidates ang magkapatid na si incumbent Councilor Mark Vidania sa pagka-vice mayor habang pagka-konsihal si Leo Vidania. Continue my service, my public service to the constituents of the Orbistondo. Yun ang main reason para nag-decide ako na tumakbo as independent for vice mayor. Lahat ng mga kandidato na nag-file ng kandida sila nila ngayon ay sapat or they have substantially complied with all the requirements. Naghain na rin ng COC ang asawa ng dating alkalde na si Merly Balolong bilang mayor. Posible rin isailalim ang Orbistondo sa areas of concern sa 2016 election. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Maagang inalerto ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot dahil sa banta ng bagyong Lando. Narito ang report. Nakadaong sa Sual Fishport ang hilera ng territorial at commercial fishing vessels na hindi na pinayagang pumalaot pa ng Coast Guard dahil sa banta ng bagyong Lando. Walang kabuhayan, nakatambay ang ilan at pinipinturahan na lang ang mga banyera. Oh, malaking epekto dahil din sa kasalukuyang may bagyong tayo ngayon at saka iba talaga yung si trabaho din nila na hindi kami pwedeng palayotuin dahil sa sitwasyon na may bagyo pa kasi. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga kasamahan nila na pinauwi na ng Coast Guard. Mapanganib na raw sa laot. Galing kami sa San Fernando. Malalaki ang alon. Ayon sa Philippine Coast Guard Sual Station, Miyerkules pa lang ipinagbawal na nila ang pamamalakayan ng mga maliliit at malalaking bangka. Nakataas ang gale warning sa seaboards na sakop ang probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Batanes, Calayan, Babuyan at Hilaga ng Cagayan. Dahil dito, itinigil na muna ang search and rescue operations sa lima pang nawawalang mangingisda na inabutan ng bagyong Kabayan. Nananatili ang red alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Dagupan City, nakahanda na ang rescue equipment katulad ng life vest, stretcher, oxygen at iba pang gagamitin sa clearing operations sakaling bayuhin ang lungsod ng bagyong Lando. Pinaalalahanan din ang lahat na tandaan ang emergency hotline sakaling mga ilangan ng tulong. Michelle Soriano, ABS-CBN News. At okay pa rin sa bagyong Lando, kasado na ang water search and rescue operation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pangasinan. May detalye si Lady Vicencio. Pagtawid sa ilog na may water current,
Bit-bit ang mga kunyaring natrap na residente sa biglaang pagtaas ng tubig sa ilog, habang may mga nakaabang na rescue boat na kumpleto ng mga gamit pansagip sa mga nalulunod. At sa Pampang, agad rumisponde ang first aid team. Ito ang sinabakan ng abot 20 trainees ng Water Search and Rescue Operation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Malaking tulong dito sa Alcala dahil flood prone kung tutusin din itong Alcala. Dahil pag nasawang itong kwan, di kaya group sa Ilocano, di kaya namin, is maraming makukuan na tao dito. Base kasi sa karanasan ng mga bagyo sa Pangasinan, pagkalunod ang isang nakikitang problema, lalo na sa mga coastal town at riverside gaya ng Alcala. Sa tuwing may disaster, syempre hindi na kami aasa pa sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pagresponde sa mga emergency situations katulad ng drowning incidents. Alam mo kasi ang bayan ng Alcala is traversed by the Agno River. Kaya ngayong nagbabanta ang bagyong Lando, tiniyak na kasado na ang wasar. Yung mga baha talagang medyo malalalim na. So kinakailangan ng rescue team para anytime na mayroong pagbaha o anytime na mayroong respondihan, drowning incident man, ay available. Sa buong Pangasinan, 14 na bayan at syudad na ang may rescue team. Pero tuloy ang kanilang training dahil sila rin ang mga first respondent sa mga karatig bayan. Kasama rin sa mga babantayan sa Pangasinan ang pagtaas ng water level sa Agno River na sakop ang maraming bayan sa probinsya. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Patay ang may-ari ng sakahan matapos na pagbabariling sa bayan ng Malasiki, habang sa Bayambang, initak naman ng kapatid ang kanyang kuya. Nagpapatrol si John Hermono. Tad-tad ng tama ng bala mula sa hinihinalang M16 Armalite at kalibre 45 baril ang 41-anyos na si Domingo Cansino matapos itong pagbabarilin sa barangay Palong, Malasiki, Pangasinan, bandang alas 4 ng hapon kahapon. Sa imbestigasyon, nagkakarga ng gasolina sa kanyang motorsiklo ang biktima ng lapitan ng mga sospek na sakay daw ng SUV. Pagkatapos siyang pinaputukan ng buha ba yung dalawa, pinutukan ulit. Tapos, nung paalis na sila, sinagasaan sa ulo. Hinihintay daw nito ang harvester dahil mag-aani siya sa kanyang sakahan bago ang krimen. Wala naman daw alam ang mga kaanak ng biktima sa mga posibleng nakakaaway nito. Wala naman, sir. Wala naman siyang nagkikwento sa amin na kung ano yung nangyari sa kanya, kung may nakaaway man siya o ano. Wala naman siyang nagkikwento, sir. Tuloy ang imbestigasyon sa naturang pamamaril. Sa Bayambang, arestado ang 19-anyos na magsasaka matapos itong mapatay ang kanyang kapatid gamit ang lampas isang talampakang itak na ito. Ayon sa sospek, hindi na raw nito masikmura ang ginagawang pananakit daw ng kanyang 24-anyos na kuya sa kanilang magulang sa tuwing nalalasing. Halika dito, tuntuan tayo, sabi niya, kapatayan tayo, sabi niya sa akin. Yun lang nangyari. Maaring sampahan ng kasong parricide ang sospek na labis ang pagsisisi. John Hermono, ABS-CBN News. Inakala pa ng nakakitang tricycle driver na isang baby doll na lumulutang sa isang palayan ang bangkay ng hinihinalang bagong silang na sanggol sa barangay Kabatling, Malasiki, mag-aalas 5 kahapon. Natagpuan ang naturang sanggol malapit sa Malasiki Municipal Hospital na isiniksik pa sa isang plastic container ng mayonnaise. Hinala pa ng otoridad, may isa hanggang 2 araw na raw itong itinapon sa lugar. Mag-iimbestiga na ang otoridad sa posibleng pagkakakilanlan ng mga magulang ng lalaking sanggol. Timbog ang 39-anyos na lalaki matapos kumagat sa bypass operation ng Malasiki PNP sa barangay Poblasyon. Isang plastic sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa sospek na marin niyang pinabulaanan. Una rito, nasuntok at muntik magawa ng baril ang umaresto sa kanyang pulis. Posibleng maharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs at Direct Assault upon an Agent of Person and Authority ang sospek. John Hermono, ABS-CBN News.
Arestado naman ang isang armadong lalaki na hinahunting daw ang isang politiko sa Manawag, Pangasinan. Nagpapatrol, Michelle Suriano. Naka-impound sa harap ng Manawag Police Station ang pickup na ito, nalulan ng apat na lalaking armado ng sari-saring baril at mga bala. Nakatakas ang tatlo sa kanila nang magduda ang pulis matapos lumapit at magtanong ng direksyon ang isa nilang kasamahan. Kahina-hinala ang kilos at hinahanap daw nito ang isang politiko. Parang lagi niya kaming minamanmanan, no? So akala ko naman is kukuha siya ng police clearance. Kaya after the pulse, kinausap natin siya. At nakuha na nga po natin siya ng baril at kanyang itinuro ang kanyang sasakyan. Nagpakilala ang suspect na miyembro ng Armed Forces of the Philippines at may dalang firearm license at permit to carry mula sa PNP. Kahina-hinala rin ang sketch na ito nang hindi pa matukoy na lugar at listahan ng mga pangalan. Yung sketch na yun, papunta lang dito sa mga para hindi kami maligaw sa line namin kasi nag-reason ba lang kami. Bakit kung may peke kang ID ng AFP? Ginagamit ko na nang para may protection din kami po, ma'am. Nagsasagawa ng malalimang investigasyon ng PNP para malaman kung may kaugnayan din ito sa nalalapit na halalan. Michelle Soriano, ABS-CBN News. Nasado na ang offline kaluluwa ng PNP na ipapatupad sa probinsya ng Tarlac. May detalye si Aldrin Soriano. Naghihintay pa rin ng mga nagpapalinis ng nicho si Ray sa civil cemetery sa Barangay San Pablo, Tarlac City. Daming mahina pa dito. Ano kayong dahilan, sir, kung bakit? So, kahirapan ng suwan ng buhay. Namulot ko, misan ng mga iba. Sila sa nalang ang nagtatrabaho rito, mga iba. Pagamat konti pa ang nagpupunta at naglilinis sa mga sementeryo, sinabi ng pulis na kasado na ang offline kaluluwa. Kung saan magpapakalat ng mga pulis sa 67 na mga pampribado at pampublikong sementeryo sa lalawigan. Ilan sa mga bayan at lungsod na may maraming bisita tuwing undas ang Tarlac City, Paniki, Camiling, Concepcion at Gerona. Kaya nagbabala ang Tarlac PNP sa mga krimen gaya ng nakawan at akyat bahay tuwing undas. Before tayo umalis sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan, mga bahay, siguraduhin natin na nakasara at nakalock yung ating bahay at secure yung ating mga properties. At ibilin natin doon sa mga kapitbahay natin na matyagan yung kanilang mga pamamahay. Isang linggo bago ang undas ay ipapatupad din ang full force status ng mga pulis kung saan 75% ng kanilang puwersa ay ipapakalat sa mga matataong lugar para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga dadalaw sa sementeryo. Aldrin Soriano, ABS-CBN News, Tarlac. Umabol din sa deadline ang mga maghaharap sa pagkaalkalde sa Kabanatuan City. Mula Nueva Ecija, nagpapatrol si Noriel Padernos. Sa huling araw ng filing of Certificate of Candidacy, nagpila na ng kandidatura ang tiket ni Kabanatuan City Mayor Jay Vergara. Muling lalaban si Vergara sa pagkaalkalde ng lungsod. Wala rin daw kaso kung pareho silang lalaban ng mga umali sa ilalim ng Partidong Liberal. At akong isa sa original Liberal Party so, dahil nung 1998 si Pangulong Lim ang aking dinala. Kung nasa partido siya ng Liberal, I respect that. That is a party decision. Bandang alas dos naman ng hapon, nagpila na rin ng kandidatura ang Partidong Laban Kabanatuan kung saan tatakbo bilang alkalde si Ramon Garcia at vice-alkalde si Anthony Umali na kapatid ni Governor Aurelio Umali. Dati na rin tumakbo bilang alkalde si Umali pero natalo noong 2013. Sapagkat ang nilalaban naman natin hindi posisyon eh, kundi serbisyo para sa tao. So kung ano man po ang posisyon na aking nilalabanan ngayon, ito po ay pinagdesisyon na ng buong partido. At masaya naman ako sa ginagawa ko dahil ang gagawin naman natin ang nasa tama at para sa tao. Ngayon ang huling araw ng pagpipila ng kandidatura. Bukas, balik na sa operasyon ng COMELEC para sa registration at validation hanggang October 31. Noriel Padernos, ABS-CBN News.
estudyante naman ang sumabak sa First Aid Olympics sa probinsya ng Tarlac dahil dapat listo ka. Hatid ni Aldrin Soriano. Mistulang eksena sa totoong buhay ang First Aid Olympics ng DepEd Tarlac City Schools Division at Philippine Red Cross Tarlac Chapter. Alerto ang mga estudyante sa pagsagip ng buhay sa biktima ng aksidente. Maging sa tamang pagsagawa ng CPR, paglalagay ng bandage at pag-aalalay sa napilayan ay ipinakita ng mga estudyante. Ayon sa DepEd, bagamat itinuturo na ang first aid sa curriculum, iba pa rin ang aktwal nilang nakikita at ginagawa. Kung yung kanilang mga natututunan ay mabibigyan din ng actual application, preparation ito para sa mga kabataan natin na hindi man nurses or medically inclined, no? Kailangan natin talaga matutunan itong mga pangunang laws na ito. Mga elementary at high school students ang nagpagalingan sa First Aid Olympics at marami raw silang natutunan. Maganda po sa pakiramdam dahil alam mo na nakakatulong ka sa kapwa mo. Alam mo na may alam ka doon sa ginagawa mo. Ang grupo ni Joshua, teamwork daw ang sikreto sa pagsagip ng buhay. Para sa amin po, nandun po yung teamwork namin, teamwork po namin, nandun po yung confident namin sa isa't isa na magagawa namin yung gagawin namin. Higit pa sa kompetisyon, magandang training daw ito sa mga estudyante para maging listo sila sa oras ng kalamidad. Aldrin Soriano, ABS-CBN News, Tarlac. Balita naman sa ibang probinsya, kumpiskado ang kilo-kilong karne ng aso sa Baguio City at sa La Trinidad, Benguet. Ronda Probinsya, hatid ni Micaela Ilaw. Apat na kainan sa La Trinidad, Benguet ang destinasyon ng National Meat Inspection Services, Network for Animals Philippines at Criminal Investigation and Detection Group. Sa kainan sa Pugis, La Trinidad, naabutan ang mga nagluluto at kumakain ng karne ng aso. Ay po, tarabis. Ito pa. Ito, lahat. Nasabat ng mga operatiba ang 10 plastik ng luto at hilaw na karne ng aso. Ayon sa kusinera, wala ang may-ari ng kainan. Ay, wala po. Hindi po siya pumunta dito. Sa isa pang kainan, naaktuhan din ang pagluluto ng 6 na ulo ng karne ng aso. Pinapaubos lang namin yung aso. Na-stack namin. Yun lang. Masarap. Kasi kung umiinom kami ng arak, ganyan. Magpulutan kami ng aso, ganyan. Ang dalawang kainan sa Wangal, sarado. Tila natunugan ng mga may-ari ang operasyon. Sa Baguio City, binisita ang isang kainan malapit sa People's Park na nagbebenta rin umano ng karne ng aso. Isang plastik ng lutong karne ng aso ang nakuha. Ah, hindi nyo alam na bawal ang magbenta. Hindi alam namin, pero yun ang gusto nila. Ayun ang gusto ng mga tao. Yung mga nahuli namin sa ibang mga resort, wala kami nadadatnan na may-ari eh. Tumatakas agad kasi alam po nila na bawal. Aabot sa higit 147 kilo ng karne ng aso ang nakumpiska sa tatlong kainan. Katumbas ito ng 14 na aso. 20,580 pesos ang kabuuang halaga. Ang pork, gaya ng beef, chicken ay yun ay classified as food animal. Ang aso ay hindi classified na food animal. Ito ay pinagbabawal ng batas na Meat Inspection Code of the Philippines, Consumer Act at saka Animal Welfare Act. Pati na rin yung animal, yung rabies, anti-rabies act. If you look at the pictures, may galis-galis yung mga aso, maraming may sakit. Makikita mo, mayroon pang ano dyan, yung mga may rabies. Kaya yan ang iniiwasan ng Ninth Republic Act 9482. To erase, the purpose of the 9482 is to eradicate rabies in the whole Philippines. Maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10536 o Meat Code of the Philippines at Republic Act 9482 o Anti-Rabies Law ang mga may-ari ng mga kainan. Kapag napatunayang lumabag, magmumulta ng 5,000 piso kada aso. Pwede pang umabot ang multa hanggang 1,000,000 piso. Maaari ring makulong mula 1 hanggang 4 na taon. Micaela Ilaw, ABS-CBN News.
At para sa ating monitoring sa Bagyong Lando, makausap natin ang weather observer mula sa Pag-asa Dagupan City, si Ginoong Romy Rapay-Rapay. Si Romy, ano na po ang latest sa track nitong si Bagyong Lando? Isa, narito ang pinakahuling ulat tungkol sa Bagyong Silando. Ang Bagyong Silando ay napanatili ang kanyang lakas habang ito ay gumagalaw palapit sa Isabela, Aurora area. At kanina ng alas 4 ng hapon, ang sentro ng Bagyong Lando ay tinatayang nasa 510 kilometro silangan ng Balir, Aurora, na taglay naman ang pinakamalakas na hanging 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At pagbugso na umabot naman hanggang 160 kilometro bawat oras. Ito ay nasa ang gagalaw pakaluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang babala ng bagyo bilang dalawa ay nakataas na sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Northern Quezon, kasama na ang Polillo Island. Samantalang ang babala ng bagyo bilang isa ay nakataas naman sa Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Rizal, Laguna, ibang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Metro Manila. Chris? Alright, Sir Romy, isang katanungan lamang po. Ang nakikita po kasing trajectory ng bagyo ay pa-extreme northern Luzon o medyo tataas po siya ng konti. So, sa mga susunod na araw po ba ay posible pang tumaas ang public storm signal na nakataas po rito sa Pangasinan at sa the rest of north central Luzon? Maitaas pa ito hanggang bukas, Chris, kung patuloy itong direksyon na tinatahak ng Bagyong Lando, Chris. Alright, so pagandaan pa rin po natin ang mga pag-ulan at posibleng mapong tumaas pa yung storm signal sa ating probinsya. Maraming salamat mula sa Pag-asa, si Ginoong Romy Rapay-Rapay. Samantala, dumayo naman ng Pangasinan ang Philippine superstar ng takilyang Pilipino na si Nora Honor para tanggapin ang isang gawad parangal mula sa Urduha Film Festival 2015. May Star Patrol, si Elaine Fulgencio. Pinarangalan ng Philippine superstar na si Nora Honor sa Urduha Film Festival bilang Best Actress sa pelikulang Dementia. Dahil sa laki ng naiambag sa larangan ng sining at pelikula, espada ni Urduha ang ipinagkaloob sa superstar. Kilala si Princess Urduha sa Pangasinan bilang magiting na mandirigma. Isang karangalan na ako ang mapili nila rito bilang isang best actress at ang inaasahan ko po at sana ang award-giving body na ito ay magtagal katulad ng ibang mga award-giving bodies. Ang pagpapanatili ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino sa mga pelikula ang basihan ng Urduha Film Festival sa pagbibigay ng awards. Ang Urduha Film Festival, we find this a very potent medium in coming up and pushing our heritage through film or through cinema. Hindi lang sa mga sikat na artista, maging ang mga estudyante na bigyan din ng parangal matapos silang gumawa ng mga indie film. Ang third year college student na si Queen, first time maging best actress sa buong Region 1. There are a lot of sacrifices na ginawa namin that is really incomparable from the other films. And we believe that everything that we did are worth it. Umaasa si Nora Honor na magiging inspirasyon nito sa mga kabataan para ipagpatuloy ang hilig sa pelikula. Ano yung sinimula nila, huwag nila pagsasawaan at sana ay mali nila kung ano yung trabaho na pinasukan nila. Kuminang din ang husay ni Nora sa mga pelikulang Himala at Floor Contemplation Story. Tumanggap din ng parangal bilang Best Actor si Sid Lucero at Best Supporting Actor naman si Jess Mendoza. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maging ligtas po tayo at maging updated sa Bagyong Lando. Samantala, 70 days na lamang po bago magtas. Ako po si Chris Zuniga hanggang sa Lunes at isang ligtas na weekend po sa ating lahat.